Sampung araw na Health and Bible Seminar ang isinagawa sa Barangay Mapang, Bungabong Oriental, Mindoro noong September 4 to 16 ngayong taon. Kabilang sa pangunahing layunin ng pangangaral ay ang maibalik ang dating sigla ng Adventist Church doon na matagal nang nanlulupaypay. Ang pagtatagumpay ng kanilang hangarin, balitang hatid ni Jabez Francisco. Upang muling buhayin ang minsanpay na lulupaypay na bahay-sambahan, naging matagumpay ang pagsasagawa ng Bible and Health Seminar sa Barangay Mapang, Bungabong Oriental, Mindoro noong ika-4 hanggang ika-16 ng Setyembre taong kasalukuyan sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. 8 taon na ang nakalipas ng huling sambahan ang bahay-sambahan na ito dito sa Barangay Mapang, Bungabong Oriental, Mindoro. Ngunit sa tulong at biyaya ng Panginoon ay muling nabuhay ang bahay-sambahan na ito. 16 yung kauna-unahang nabinyagan ito. Pang na ito, bagamat may tumatayo na pinakang elder ang kasawi ang palandlaang doon ay hindi siya marunong bumasa at sumulat. Yung pinakang elder na tumayo dito. Kaya naasa din lamang sa mga dumadalaw. Yun, ang pating nawawala ang mga kapatid. Purihin na lang ang Panginoon sapagkat ngayon ay pinanukala ulit ang distrito na buhayin ang kalooban ng ating mga kapatid dito at ipagpatuloy na ang regular na pagsamba dito tuwing Sabado. Matapos ang 2 linggong pangangaral, nagbunga ito ng 5 mga bagong kaanim na iglesia na tinanggap ang ating Panginoon na bilang kanilang dakilang tagapagligtas. Hindi yun. Nakinig ako sa mga one pastor, kaya ako ay nabighaling muli. Dati ako 7 Adventist na pinalakot ko. Pagkami dito na pinalago namin sa hanggang ng Diyos. Kaso lang nagkawata-kawata kami. Kaya pagkating ko dito, sa sarili ko, makikita ko ang mga doktrina ni Pastor. So, sa ganun, nagbabasa ko namin po sa kasi ko para So, ako nagpapasalamat sa ating mga kapatid dito sa Bungabong sapagkat sila po ay nagawa ng itong plano na muling buhayin ang Mapang Church pagkalipas ng 1 taon. At talagang ang inyong lingkod ay tuwang-tuwa sa kabila ng malayong biyahe, 120 kilometers gabi-gabi ay ang pagod ay nabaliwala dahil sa mga kaluluwang nanumbalik at muling magpapasakop sa Panginoon at kanilang sisikapin na maging handa sa pagbalik ng ating Panginoon. Layuning maghatid ng mga balitang may pag-asa. Ako po, si Jabez Francisco, nagbabalita, Hope Today, NPUC News.